Magandang araw po muli sa inyo mga ka-Rawhouse. Welcome back po muli sa aming channel at maraming salamat po sa inyong pagbisita. Bali, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Sir Cook and Bake. Support niyo po daw yung channel niya regarding po ito sa pagluluto at saka sa pagbibake po. Shoutout po sa Cook and Bake channel. Shoutout po kay Sir John Marty Anonuevo. Shoutout po kay Ma'am Rosalinda Crisostomo from Santa Rosa, Laguna. Shoutout po sa Happy Has TV from Dubai. Shoutout po kay Ernie Hongquist from Norway. Shoutout po kay Ma'am Josephine Kabatan. Shoutout po kay Sir Melvin De Venencia. Shoutout po kay Ma'am Lucy Talaverna. Shoutout po kay Sir Principe Manlunas. Shoutout po kay Gillian and Molly Mesa from Butuan City. Shoutout po kay Sir Rolando Ruiz from Brunei. Shoutout po kay Sir Jun Montalvo from Quezon City. Shoutout po sa Katandehan Family. Shoutout sa Reyes Family from Paris, France. Shoutout po sa Romero Family from Tresi Martires. And shoutout po kay Sir Joe Romero from Saudi at kay Sir Antonio. So bali ngayon nga pala, ngayong araw ng Lunes ay continuation natin sa pagbibuild po ng front and back extension ng day 5. Ayan, sisilipin po natin kung ano yung mga nagagawa na namin doon in day 5. Kasi nasabi ko po sa video, kaya siyang tapusin ng 10 araw yung birth finish niya. Yun nga, shoutout uli sa anak ni JR. Happy birthday uli. Ginanap po yun noong Sabado. Meron na po tayong mga ibang katanungan na sasagutin. Pwede po daw bang magkasya sa isang Angeli or isang Angelic townhouse ang sasakyan? So sabi ko, kung maaalala nyo, sinabi ko dati, talagang kasya naman pag ginawa ng paraan. Pero napaka-imposible kapag nade-develop na po yung isang block and lot, no? For example, gumawa tayo ng sample. Ito makikita nyo po rito, itong part na to, ito po yung gutter, no? Yung makikita nyo na yan. Tapos ito na yung magiging fence mo. So yung fence mo na yan, tsaka dito. Sabihin na lang natin na wala pa pong bakod yung fence mo. Kahit wala ng bakod, no? Medyo maluwag pa. Ang tendency kasi, gagamit ka muna ng space dito para po yung sasakyan nyo makapunta po dito. No, makapasok. Kung maniobra rin, ganun din po yung gagawin nyo. Let's say yung pinakamaliliit na sa kotse na ngayon is yung Wigo. So may opportunity. Kaso nga lang, kakainin mo muna yung ibang space ng kalsada para po makapasok po kayo. Bali, meron po tayong isang example na napakahirap magpasok ng sasakyan. For example, ito yung katapatan mo na unit. Kung ito yung isang block, tapos isang block dito, may kalsada po dyan. Kunyari, nag-park na po siya ng sasakyan dyan. May hirapan na po kayong pumasok po dito. So, hindi naman po kayo pwedeng mag-double parking din dito. Hindi na po makakadaan yung ibang sasakyan. Ang magandang paraan po dyan, kung gusto nyo po yung sasakyan nyo, ay nasa loob pa rin po ng perimeter fence nyo or magkaroon kayo ng garahe. Kuha na lang po kayo ng mga unit na meron pong endlot corner na possible ang laki 4 meters. No, kung 3 meters, pwede na rin naman yun eh. So, ayun lang po yung may advice ko at mabibigay kong idea. Ayan, maraming salamat nga po pala dito sa pagsubaybay ng aming channel. Bago ko po umpisahan tong video, paki-like and share naman po para mapanood po ng iba. Sa mga nagbabalak pong kumuha ng bahay sa Lumina, so FW, mabigyan po din sila ng idea. Iniimbita na rin po namin kayo na mag-subscribe. Paki-on na lang po din yung notification bell button para maging updated po kayo sa mga video na ina-upload namin. So again, enjoy watching lang po and God bless. Nandito na tayo sa may SM13. So pupunta tayo sa may video. Baka hindi na ako makapag-video doon, bawal na eh. So let's go. Yan, bali ayan po, kagagaling lang po natin sa loob ng bangko. Gusto ko lang po i-inform doon sa may-ari na pumasok na po yung pinadala niyang pera. So bali, sinasama ko nga pala to sa video para ma-inform din yung may-ari. Uwi na po tayo mga ka-Rawhouse. Yan, bali, stopover muna. Palamig muna tayo. Grabe, ang init ng panahon na. So bumili na rin ako ng pasalubong para dun sa mga bata. Isa kasi yan si Aki, kapag wala tayong pasalubong, galing tayo sa labas, medyo nagtatampo. So yan, bali, maaga pa naman. Baka abutan natin sila Master RJ dun. Tingnan natin kung ano yung mga nagawa nila. Okay na te. Okay. Maraming salamat po ah. Happy pasalubong kay Aki, kay Chanel.
Tara, uwi na tayo. Nginit ng panahon. Woo! Yan, kakauwi na natin. Aki! Chanel! Ah! Get! Aki! Yan, galing lang po natin ng 13 Martires para dun sa pinadalang payment ng client natin. So, ito yung inabot natin dito. Yung mga tira nga pala naming buhangin dito, unti-unti na po namin yung binibistay. Ayan po. Basta sa ako namin, just in case na magkaroon kami ng project, mapatiles man yan or plastering. So, ayan, meron na po tayong nakaready. After po nito, titingnan natin yung mga nagawa nila doon. So ayan, bago matapos po itong araw na to, ngayong araw ng Sabado, dito tayo magbibigay ng update. Siya nga pala yung mga buhangin, bago kami mag-umpisa, ayan, halos naubos na siya. Maganda yung buhangin namin ngayon guys. Oh. Kasi sa 1 elk and 1/4 na order, konti lang po yung mga napagbista yan. So konti. Kadalasan kasi pagka mas marami yung naitatapo na malalaking bato, ibig sabihin mas maraming halo na malalaking bato yung buhangin. Hindi maganda yun. Ngayon medyo maganda. So ito pala yung nagawa namin ngayon. May buhos na yung dalawang poste dito sa harapan. So naiwan lang yung isa. Ayan. Nakapag flooring na nga rin po pala kami mga karo house. Tapos ito na po yung aming mga naibistay. Ayan ha. Dito naman, pasukin natin itong back area. So sa mga bago po na nakakapanood ng aming channel, sa mga bago po dito, ito po ay after malagyan ng plastering, diretso puro na po siya. Bali mas maganda po kasi yung ganung proseso. After ng plastering, after ng rough plastering, diretso na po yan na pupuruhan. Tapos iyang side po na yan, kung bakit matatanong nyo, bakit rough plastering lang yan, mag-i-install po kasi tayo ng tiles dyan. Kapag gusto pa po ng may-ari na magpagawa pa. So bali ito, mas makapit kasi ang tiles kapag wrap, compare po dun sa smooth finish plastering. Tapos dito sa flooring niya, ayan, rough floor na po siya. So bali yan lang po muna yung update natin today at saka sa may-ari, syempre. Ayan, ang ganda ng panahon, no? Bali magandang araw po muli sa inyo mga ka-row house. Today is Monday. Ayan. So ang assignment na gagawin natin, kukuha tayo ng construction van. So ito yung susunod na gagawa natin. Actually may kasabay siya. Mauuna lang po ito ng konti. So syempre yung authorization letter. Bali kung nakapanood po kayo ng video ko, yung previous na video na sumama po ako sa turnover, ito po yung mga requirements para sa pagkuha ng construction van. Ayan, move-in briefing. Ayan, certification. Tsaka yung acceptance of property. Bali yung may-ari, nagbigay siya ng authorization letter kasi ako po yung maglalakad ng kanyang permit with 2 valid ID, Xerox copy. Ito na po yung ating list of materials. Yung gagawin natin sa likod at yung gagawin natin sa harapan. Tapos syempre, front and back extension yung gagawin niya. Kailangan naganda tayo ng 7,500. Ayan. Bali, ang una ko nga palang gagawin, pupuntahan ko muna sila Master RJ doon sa ginagawa nila. Yan, magbabike lang tayo. After nun, pupunta tayo ng barangay para sa permit to construct. Bali, yung permit to construct na yon, yung po yung bubuo dito sa requirements na hawak natin para makakuha na tayo ng construction van. After po tayo kumuha ng permit to construct sa barangay, ito pong 7,500, dadaan naman tayo sa bangko. Yan, dito po kasi sa Luminatansa, through bank na po ang pagbabayad po ng construction van. Tapos yung makukuha natin deposit slip doon, i-attach po natin dito. Yan, babike lang tayo. Ayan, bali nandito na ho tayo. So ang update natin dito ay pang 5 araw natin. So dito ang ginagawa nila, plastering tayo rito sa may fence wall. Tsaka rito. So ito nga pala ay naka-smooth finish plastering na. Bali ito na pala yung mga nagagawa nila rito. So yan, nakapag-install na sila ng isang yero.
So yung yero pala na ginamit natin dito, yung 8 feet. So pagka sinukat nyo yan, mga hanggang dito po yan. Ayan, mga hanggang dyan po yan. Sinukat nyo. Tapos kung makikita nyo doon sa mga bagong viewers natin, makikita nyo, ayan, naka-overlap yung ano namin, no? Yung gutter namin, may pasobra kami. Para po yung para sa mga overflow, ang ginang ulan, hindi na po papasok dito sa kisame. Yung gutter na ginamit namin, bukod pa po doon sa malalim siya, malapad din siya. Yan, pasadya po yan. Kung makikita nyo, sinadya po namin yan, yung mga gutter na yan. Ayan po yung downspout. Yan. Aside po rito sa nag-install na sila ng isang yero rito, kasabay na rin po noon yung pagkikisame nito. So bali yung pagkikisame, framing lang muna. Yan. So kung sakaling hindi na mainit-init, baka i-continue na nila yung pag-install ng yero. So bali nakakadalawang ano na pala yan. Nakakadalawang side na ho yan. Yan. So tayo, kasi kaso muna tayo ng susunod na gagawin. Yan. Ayan, bali nandito na tayo sa may barangay. Kuha muna tayo ng permit to construct. So bali, ito pala yung kinuha natin sa barangay. Ito na yung permit to construct. 330 to, mga karo house. Madali lang naman kumuha nito. Hindi naman ako nagtagal dito. Ayan, bali, pauwi na tayo muna, mga karo house. Dapat didiretso ko sa bangko para bayaran na yung construction ban. Kaso nga lang mainit. Medyo malayo pa rito yung Vista Mall. So bali, kukunin ko muna yung owner. Yun ang gagamitin natin. Yan, para makakuha na tayong construction ban. Tara. So siya nga pala, nandito tayo sa admin. Pipicturean ko lang yung deposit slip number para dun sa pagbabayad ng construction ban. Bali, ayan po mga karos, nakauwi na po tayo. Ito, gamit na natin yung owner. Sobrang init talaga. Grabe, iba yung ano, panahon niya yun. Kaya nga kung mapapansin nyo kanina, dun sa ongoing project na ginagawa namin, halos hindi na kompleto muna nila Master RJ yung installation ng bubungan. Kasi tindi ng init. Siguro kung magiging makulimlim, sa kanila ipagpapatuloy yung installation pa nung dalawang long span na natitira. So tara, biyahin muna tayo papuntang Vista Mall dahil nandun yung All Bank. Dun po tayo magbabayad ng construction ban. Mga ka-row house, sa mga nanonood po dito sa channel namin, no? Bali yung hindi ko po alam kung ano yung proseso sa ibang lumina, sa ibang part ng lumina. So dito kasi sa Tansa, ganito yung proseso. Hindi naman mahirap eh. Actually sana nakuha ko na yung construction ban na permit. Kaso nga lang, kailangan muna natin magbayad ng sa bangko. So ganun talaga. So mga ka-row house, tara. Diretso na ako sa bangko, tapos after nun, kukunin ko na yung construction ban. Let's go! Bali, nandito na po tayo. Turn natin kumuha ng permit kanina. Ito na po yung mga nagagawa nila ngayon bago mag hapon. So, bali, tingnan natin to. Ito po yung sa may right side wall. Ayan. After po nung palitada ng rough plastering, pinuruhan naman po. Purong semento. Dito naman din sa kabila. Ayan. Shoutout nga po pala kay Mr. Frederickso. So bali, nakibakod muna kami sa inyo. Ayan o. So kailangan, wala tayong magagawa. Bali, ito na po yung kanyang wall dito. Ayan. So, kailangan kasi natin lagyan ng plastering doon sa kabila. Unlike po doon sa mga naka-grills, yung mga gilid, hindi ho maabot ng mason.
So bali dito wala pa. Ayan yung loob. Oh. Bali yung loob, ayan. Naka-framing na po pala yung mga metal parings para sa kisame. Ayan po siya. So kami kanina, medyo busy ako. Bago nga pala tuluyang i-install yung gutter na yan. Dahil inside gutter po yung mga unit dito. Mga ka-row house, nang uulitin ko sa mga bagong viewers. Naka-inside po lahat ng row house, inside gutter. No, kapag bumili kayo ng row house or kumuha po kayo ng row house sa Lumina, halos lahat naka-inside gutter. So kaya ang ginagawa namin dyan, tinitesting po muna namin yan bago tuluyan po namin tumbuhin itong framing ng metal parings para sa kisame. Para just in case may tagas, mababago po kagad. Tapos ayun po yung overlap po. Yan, possible dito mag-wirings na rito si Master RJ. So dito po yan, mga pindutan. So bali kami, pagka kami po ang gumagawa ng back area, limang ilaw po lagi ang nilalagay namin dito. Apat na pin light, saka isang round light. Ito po yung apat na classic pin light, tapos isang round light. So kadalasan po, ito yung ginagamit namin, classic pin light, hindi yung mga built-in. Para just in case po, mapundi yung bombilya nyo, papalitan nyo lang yung bombilya. Kasi pagka built-in po kasi, kailangan marami ho kayong pang maintenance. Just in case na mapundi yun, pati kahapundi. Medyo may kamahalan kasi ang build-in. Tapos, regarding naman po sa exhaust fan, ayan, bago po yung exhaust fan natin. Bali, 12-inch po yung ginagamit namin. Ayan o. Guys, not sponsored ha. Ayan. Lalagay tayo ng isa rito. Tapos, maglalagay rin po tayo ng isa rito para sa sila. Ayan nga pala yung ginagamit namin mga karaw. So sa kisame, hard light, Ashera board, 316. Kapal, 316 lang. So sa mga magtatanong, tatlo po ginagamit namin dyan. Yung iba kasi dalawa lang. Medyo hindi maganda kasi yun. Saliwa-saliwa. Dito mas maganda, tatlo gagamitin natin para tatlong latag siya. Tapos yung si Rojo, konti lang. Ayan na, alas 3 na ng hapon. May merienda muna tayo. Ayan po mga ka-rohouse, kakatapos lang po mag-merienda. Dito nga pala, nilalagyan na ng plastering ni JR dito. Tapos itong isang poste na wala pang buhos, bubuhusan po nila ngayon yan. Ayan nga pala mga ka-rohouse, nakuha na natin yung permit. Tapos pupunta po tayo rito sa ginagawa namin. Tapos ito pala yung nakuha nating permit. So makakuha tayo ng yellow sticker. So papaserox natin to. Tapos yung original na deposit slip. Ayan. Tapos magbibigay po sila ng request for refund. Ayan po yung makukuha natin. Pasok na tayo rito sa may back area. Oh, yeah. So bali nakapag-install lang po kami ng isang hard deflex board. Bukas i-continue na po namin to. Ayan. Tapos yung mga flashing po ng bubungan, bukas na rin po yung installation. Hopefully hindi po umulan ng malakas. Ayan po sana. Huwag munang uulan. So bali ito po yung natatapos namin sa panglimang araw po. Okay. Limang araw. So pang 5 days. Ayan. Bali, iwan muna namin to. Uwian na muna. So, bukas na lang po uli. O, paano? Sige ha. Bukas na lang. Thanks. Okay, ingat. Yeah. So, yan. After ng payroll, uwian na. Siya nga pala, inimbitahan tayo ni JR dun sa birthday ng anak niya. So, yan. Ana, let's go. Inuman na. Tara. So bali dito nga pala nakatira si JR. Tapos yung anak niya, eh may birthday dito. Palaban tayo rito ngayon ah.
Ito pala yung may birthday yun. Ayan pala. Ito pala yung may birthday yun. Yung anak ni Jeff. Ilan taong ka na? Happy birthday sa'yo, Ra.